Milk Minute. Magandang hapon po, Mark Ayan A.D. Guzman, Grade 10 ng Ingud Ramona Integrated School, ang Adanan West District. Kamusta kayo mga kaibigan? Bored na rin ba kayo sa inyong mga tahanan tulad ko? Okay lang yan. Ang mahalaga, ligtas tayo sa banta ng sakit na COVID-19. Mabuti na lang at may mga dedikado tayong mga guro upang gumawa ng iba't ibang paraan upang tayo ay matuto at maipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Di ba't napakaswerte natin dahil sa gitna ng pandemyang kinakaharap natin, napapangalagaan pa rin ang ating karapatang pantao sa pagkakaroon ng maayos na edukasyon. Tara na't alamin natin kung ano-ano pa ang taglay mong karapatang pantao. Bakit ito mahalaga? At ano-ano ang mga batas at kasunduan ang promoprotekta sa karapatang ito. Para sa bata, para sa bayan, tayo magpapatuloy. Magpapatuloy sa edukasyon para sa lahat. Tayo ang magsusulong. Magsusulong ng kakayahang pansibika at panipunang pag-unawa. Dalang araw sa mga ginitilo naming mag-aaral sa unang baita. Halina't samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas. Handa na ba kayo sa ating pagsusulit sa economics? At dyan nagwawakas ang ating aralin sa kontemporaryong issue. Ito ang DETE Radyo Eskwela sa AP. AP Aralin Panipunan. Magandang araw sa mga ginigiliw naming mag-aral sa ikasampung baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Kamusta kayo ngayon? Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Sa ngalan ng ating scriptwriter na si Binibining Pearl J. Ann E. Laurel, ako ang inyong lingkod, Ginong Labial Upam Jr., ang tagapagdaloy ng ating talakayan. Bago tayo magsimula, siguraduhin nakapokus kayo sa pakikinig at nasa komportableng lugar. Ito ay upang mapakinggan at maunawaan ninyong mabuti ang pag-aaralan natin ngayong araw. Gamit ang ating learner's material, ating pagyamanin ang mga kaalamang inyong natutunan sa pagbabasa nito sa inyong mga bahay. Handa na ba kayo? Halina at matuto, gamit ang ating radyo, pakinggan at unawain, aralin na ituturo, natuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan, kaya halina sa Radyo Eskwela. Ngayon ay maghanda na para sa ating bagong aralin. Tara, simulan na natin. Hayan, bago natin simulan ang ating leksyon, tayo muna ay tumayo at itaas ang ating dalawang kamay at iwagayway sabay sigaw. Fourth quarter na! Tama, nasa huling bahagi na tayo ng ating aralin, kung kaya't maupo na at makinig. Bilang isang mamamayan o kabataan, alam mo kung ano-ano ang inyong mga karapatan? Paano mo ito maisusulong at mapapangalagaan? Sa araling ito ay tatalakayin ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. Inaasahang sa pagtatapos ng aralin ay matalino mong masasagot ang tanong na
ano-ano ang aking mga karapatan? Paano ko mapangangalagaan ang aking mga karapatan? Maliwanag ba sa inyo? Ang pagkamamamayan ay hindi lamang nangangahulugan bilang kasapi ng estado o lipunan. Bagaman ito ay mayroong kaakibat ng mga karapatan na dapat mahamtan at mapangalagaan. Halimbawa na lamang ng mga isyung panlipunan na napapanahon o mga isyung pangkasalukuyan. Sa kasalukuyan, ating makikita sa mga balita at pahayagan ang lantarang paglabag sa mga karapatang pantao. Nandiyan ang walang habas na pagpatay, panggagahasa at pati na rin diskriminasyon. Ating alalahanin na kaya nating gumawa ng mga hakbang na ikabubuti ng lahat kahit na tayo ay walang posisyon o kapangyarihan sa pamahalaan, sapagkat bilang miyembro ng isang estado, nasa ating kamay rin ang susi upang ating makamit ang isang mapayapa at matiwasay na bansa at pamumuhay. Taglay ng bawat tao ang mga karapatang nakabatay sa prinsipyo ng paggalang sa isang individual. Lahat ng nabubuhay na individual ay may taglay na mga karapatan dahil bawat isa ay nararapat na tratuhin ng may dignidad. Saklaw ng tao ang kanyang mga karapatan sa aspetong sibil, politikal, ekonomikal, sosyal at kultural. BCE Sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kanyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon. Pilalaya niya ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. Idineklara rin ang pagkapantay-pantay ng lahat ng lahi. Nakatala ito sa isang baked clay cylinder na tanyag sa tawag na Cyrus Cylinder. Tinagurian ito bilang World's First Charter of Human Rights. Kinakitaan din ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ang iba pang sinaunang kabihasnan tulad ng India, Greece at Rome. Ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya sa Asia tulad ng Judaism, Hinduism, Kristyanismo, Buddhism, Taoism, Islam at iba pa ay nakapaglahad ng mga kodigo tungkol sa moralidad, kaisipan tungkol sa dignidad ng tao at tungkulin nito sa kanyang kapwa. Noong 1215, sa pilitang lumagda si John I, hari ng England sa Magna Carta, isang dokumentong naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga-England. Ilan sa mga ito ay hindi maaaring dakpin, ipakulong at bawiin ang anumang ari-arian ng sinuman nang walang pagpapasya ng hukuman. Sa dokumentong ito, nilimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa. Noong 1628 sa England, ipinasa ang Petition of Right na naglalaman ng mga karapatan tulad ng hindi pagpataw ng buwis ng walang pahintulot ng Parliament, pagbawal sa pagkulong ng walang sapat na dahilan, at hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan. Noong 1787, inaprubahan ng United States Congress ang saligang batas ng kanilang bansa.
Sa dokumentong ito, nakapaloob ang Bill of Rights na ipinatupad noong Disyembre 15, 1791. Ito ang nagbigay proteksyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamamayan at maging ang iba pang taong naninirahan sa bansa. Noong 1789, nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap na kapangyarihan ni Haring Louis XVI. Sumunod ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na naglalaman ng mga karapatan ng mamamayan. Noong 1864, isinagawa ang pagpupulong ng 16 na Europeyong bansa at ilang estado ng United States of Geneva, Switzerland. Kinilala ito bilang the first Geneva Convention. May layuning isaalang-alang ang pag-alaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo ng walang anumang diskriminasyon. Maraming pagkakataon na ang ating nababasa sa mga pahayagan, naririnig sa radyo, napapanood sa telebisyon, at napag-uusapan ang paksa tungkol sa karapatang pantao. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magtanong sa mga taong iyong masasalubong kung ano ang ibig sabihin ng karapatang pantao, iba't ibang sagot ang iyong makukuha. Ito ay dahil sa iba't ibang karanasang humubog sa kanila batay sa kinaanibang relihiyon, uri ng kultura at lipunang kanilang kinabibilangan. Kung susuriin natin ang nasabing gawain, ito ay nagpapakita ng paglabag sa mga karapatang pantao na siyang minsan ang nagiging dahilan upang magkaroon ng mga isyung panlipunan. Subalit, bilang isang aktibong mamamayan, mayroon tayong karapatan at tungkulin na ipagtanggol ang ating mga sarili laban sa mapang-abusong kapwa. Halina at suruin natin ang karapatang pantao sa historical na konsepto. Handa na ba kayo para sa ating gawain? Magaling! Kung ganon, narito ang panuto. Magsaliksik tungkol sa mahahalagang probisyon o ideya ng sumusunod na dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao. Isulat ang mga probisyon o ideya na nakapaloob sa bawat dokumento sa pangalawang kolum. Para sa unang kolum, nakapaloob ang mga dokumento. Para sa unang bilang ay ang Cyrus Cylinder. Pangalawa, Magna Carta. Pangatlo, Petition of Right. Pang-apat, Bill of Rights. Panglima, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. At sa panghuling bilang ay the First Geneva Convention. Nakuha ba mga bata? Magaling! Para sa kabilang kolum naman ay dito isusulat ang mga nakapaloob na karapatang pantao.
bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang ibigay ang inyong mga ideya sa bawat dokumento. Handa na ba kayo? Maaari nang magsimula. Tapos na ba? Mahusay, kayo ay nakapagbigay ng mga ideya patungkol sa mga dokumento na nailahad. Hayan, tapos na ang ating talakayan. May gusto ba kayong itanong o idagdag? Kung wala, ako nga naman ay may iiwan ng gawain. Pumili ng isang dokumentong natalakay at ipaliwanag kung paano nito nababago ang iyong pananaw sa pagtatanggol sa mga karapatang pantao at ang pagbibigay respeto at paggalang sa kapwa. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Pumili ng isang karapatang pantao na nakapaloob sa alinman sa tinalakay na dokumento. Magbigay ng halimbawa, sitwasyon o pangyayari sa iyong komunidad na nagpapatunay na nagaganap o ipinatutupad ito sa kasalukuyan. Ipakita sa pamamagitan ng pagbuo ng isang tula. Ang tula ay binubuo ng tatlong saknong na may tig-aapat na taludtod.
isulat ito sa isang kalahating papel. Maliwanag ba? Ayan, ipasa na ang inyong mga nagawang tula at inyong pananaw sa inyong advisor para mabigyan kayo ng kaukulang puntos sa gawaing ito. Kayo ay mabibigyan ng score sa pamamagitan ng kriteryang ilalahad ng inyong guro. Ayan, tapos na ang ating gawain. Nag-enjoy ba kayo? Ako din, nag-enjoy sa ating aralin. Ngunit bago tayo tuluyang magtapos, ipapaalala ko lamang na huwag kalimutan sagutin ang huling pagtataya ng inyong module na matatagpuan sa huling bahagi ng inyong module. Ilipat sa isang buong papel ang inyong sagot at ipadala sa inyong guro upang mabigyan ng score. Isabay ito sa susunod na pasahan ng inyong mga learning activity sheets. Maliwanag ba? Magaling! Dahil dyan, sabay-sabay tayong uminda! Pasay kipisadar, lekong sa skiri, 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 skiri. May nais pa ba kayong klaruhin? Kung wala na, pansamantala ay nais ko nang magpaalam sa inyo. Siguraduhin lamang na laging nakatutok sa ating paaralang panghimpapawid. Muli, ako si Ginong Lobial Upam Jr. at sa ngalan ni Binibining Pearl Jean E. Laurel, ang tagapagsulat ng aralin na ito, ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Laging pakatandaan, kaalaman ang tanging sandata tungo sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam! Pumapasa.
Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!